Para mapauwi na sa kanilang probinsya, magbibigay ang DSWD ng one-time cash assistance sa mga katutubong nanlilimos sa kalsada. Pero daraan muna sa pagsusuri kung sino-sino ang karapat-dapat na mabigyan ng 10,000 pisong ayuda. Saksi si Cedric Castillo. Hindi na bago ang mga tagpong ito sa ilang kalsada sa Metro Manila. Gaya sa intersection ng Visayas at Congressional Avenue sa Quezon City, mga grupong tila nakikipagpatintero sa mga sasakyan at namamahagi ng sobre sa mga motorista at pasahero kapalit ang barya-baryang limos. Ang ilan sa kanila nilapitan ng aming team pero dahan-dahang nagpulasan nang makita ang aming kamera. Taga saan po kayo? Jolo, Mindanao. Mindanao po. Paano kayo nakapunta dito? Meron magtagalog. Ngayong papalapit ang Pasko, may dalawang partikular na grupo raw ng mga katutubo na tinututukan ng DSWD para sagipin sa mga kalsada ng Kamaynilaan. Doon lang po natin itong mga badyaw at aita para sila po mapabalik dahil nga po marami na rin nagreklamo ang kababayan natin. Medyo masakit po sa mata at nakakahiya din po sa mga bisita natin. May naisip na paraan daw ang ahensya para mapauwi ng tuluyan sa probinsya ang kanilang mga nasasagip na katutubo. Bago ho natin papauwi, bibigyan ho natin sila ng mga ayuda ng 10,000 bawat pamilya para yun po ang gamitin nila bilang pangkabuhayan po nila. Iniimbestigahan na rin daw ng DSWD ang posibilidad na hakot ng sindikato ang mga namamalimos para umano pagkakitaan. Hanggang Pasko po yan, so medyo malaki ho, bawin-bawin na ho yung pamasahe sa barkod. So malaki yung kinikita ng grupo kung yan po ay mga sindikato ang nasa likod niyan. Kumpulan po sila sa isang lugar, hinahanap na po natin yan. Meron daw dito sa Maynila, meron din dito sa Mandaluyong or Quezon City para nagsisiksikan sila sa isang bahay. Paliwanag ni DSWD Secretary Erwin Tulfo, dadaan sa assessment ang mga marerescue kung dapat ba silang bigyan ng 10,000 pesos na ayuda. Isang beses lang sila bibigyan ng cash aid at kung matsetsempuhan daw ulit na namamalimos, lalo na ang mga may bit-bit pang mga bata. Hindi na po pwedeng kargahin niya sa kalsada, naulanan, nainitan, tatakbo, papatintero sa kotse, endangering po yun ng buhay ng anak niya. Kaya meron po kaming karapatan. Bukod sa tulong pinansyal, ipoproseso raw ng DSWD ang mga papeles ng mga na-rescue gaya halimbawa ng birth certificate. Dahil daw sa kawalan ng identification, hindi raw nakakarating sa kanila ang iba pang tulong ng pamahalaan. Para sa GMA Integrated News, Cedric Castillo ang inyong saksi.